Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon yung sinabi nitong si Poli Malignagi. Ayan, itong si Poli Malignagi, alam naman natin na ito ay number one sa mga kritiko ng ating pambansang kamauna si Manny Pacquiao. Kasi ang sabi niya nung siya ay in-interview, bakit daw ang ating pambansang kamao, simula na siya ay pumasok sa karera ng pagbaboxing sa amateur, ay champion na, hanggang siya ay naging sumabak sa professional boxing, champion pa rin, at hanggang siya ay magretiro, champion pa rin, hindi niya mapaniwalaan. Talagang hindi niya maabot ng isip kung bakit daw ganun ang ating pambansang kamao, champion pa rin kahit retirado na siya. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kaibigan. Alam niyo po, kung ating i-analyze, may isip natin na ito si Poli Malignagi ay malapit na po itong mabuang. Bakit malapit na pong mabuang? Kasi hindi niya pinapagana yung kanyang isip. Ikukumpara niya si Manny Pacquiao sa kanyang sarili, samantalang ang layo-layo naman ng kanilang abilidad pag pinag-usapan yung galing sa boxing. Nakita niyo po yan, mga kaibigan? Si Poli Malignagi, gusto niya mangyari na si Manny Pacquiao ay maging siya. Parang ganito yan eh. Yung abilidad nung kaibigan mo na magaling mag-swimming, gusto mo maging ganun ka rin. Samantalang ikaw, hindi ka naman talaga, hindi naman talaga yun yung talent mo. Siyempre, magkaiba kayo ng talent, mas magaling sa Manny Pacquiao kaysa sa iyo. Kaya hanggang ngayon ay champion siya. At kung bibigyan mo rin ng pagkakaiba yung lifestyle ni Manny Pacquiao at sa lifestyle mo, napakalayo. Alam naman po natin yung mga ating mga boksingero sa ibang mga boksingero na ang isa sa kalaban ng mga boksingero ay yung disiplina sa sarili. Pag pinag-usapan yung disiplina sa sarili, napakalaking aspeto na konektado ang isang boksingero dito. Ang ating pambansang kamao, yan po ang isa sa kanyang mga iniingatan, yung disiplina. Kaya hanggang ngayon, champion siya. Kasi disiplinado siya. Hindi siya nagbibisyo. Kapag may training, talaga nagtitraining siya ng maayos. At, higit sa lahat, may pagtitiwala siya sa Diyos, siyempre. Marunong siya makisama sa kapwa niya tao. Eh, yung iba, puro trust talk eh. Puro bisyo. Puro lakwatsya. Puro enjoy ng enjoy lang, kung ano-ano lang. Inom ng inom. Eh, talagang bababa yung resistensya mo, yung kakayahan mo. Subukan nyo na boksingero kayo, tapos haluan nyo ng bisyo. Hindi kayo magkatagal. Tingnan nyo ito. Si Mayorga. Oh, ano nangyari sa karir ni Mayorga? Puro sigarilyo. Alam nyo kung itong si Mayorga may disiplina sa sarili? Siguro hanggang ngayon, champion din ito. Bakit ko nasabi? Kasi malakas din ito sumuntok si Mayorga. May galing din ito. Kaso nga lang, hindi niya iningatan yung kanyang sarili. Kita nyo ba kung kahit na sa weigh-in, nagsisigarilyo? Oh. Eh talagang bagsak yung immune system mo dyan. Bagsak yung katawan mo dyan. Eh nasaan siya ngayon? Si Mayorga. Tapos itong si Poli Malignagi, magtataka pa siya. Bakit hanggang ngayon si Manny Pacquiao ay champion? Eh kung si Manny Pacquiao ay hindi tumigil sa bisyo at sa kung ano-anong mga ginagawa sa buhay, eh wala na din yan ngayon. Laos na din yan. Pero hanggang ngayon, nanatiling champion dahil disiplinado sa sarili, maingat sa sarili. Ganun lang naman kasimple yon. Kapag maingat ka sa sarili, disiplinado ka, ay hanggang mananatili yung pagiging champion mo. Pero subukan mo, yung boxing mo, huwag kang magseryoso, haluan mo na kung ano-anong bisyo. Ay talagang bagsak agad ang karir. Ayan. So ganun lang naman yun, mga kaibigan. Sabi nga sa isang negosyo, pag hinaluan mo ang isang negosyo ng bisyo o ng ibang mga bisyo, ay talagang bagsak. Kahit saan ang gulo natin tingnan,
Hindi talaga magtatagal ang karera ng isang boksingero kapag hinaluan ng bisyo. Tingnan nyo itong si Kwan, si King of the Jangas. Oh. Si, ano nga pangalan nito? King of the Jangas, na puro bisyo. Eh, training na, salip na mag-training ang inaatupag ay puro bisyo at pambababae. Oh, eh, di nung laban man din eh, bagsak. Oh. Eh, saan ka kukuha ng lakas? Oh. Saan ka kukuha ng lakas? Saan ka kukuha ng endurance? Kung ang katawan mo ay hinaluan mo ng mga chemical na yan, mga alcohol na yan. Ay, talagang walang mararating. Kaya, itong si Pauly Marinagi, kung halimbawa ka lang talagang mapapanood niya to at maunawaan niya yung ating salita, matatauhan ito. Kasi, bakit natin nasabi na ito ay malapit ng mabuwang? Kasi sabi niya, kahit nga yung fairy tale, eh, hindi naman talaga tayo naniniwala doon. Pero bakit nangyayari kay Manny Pacquiao? Tinan mo yan. Isa pa, kapag yung inggit talaga, ay hindi mo maalis sa katawan mo yan. Kung ano-anong maiisip mo na comparison. Talagang napakahirap ikumpara yung kakayahan mo sa kakayahan ng iba. Iba-iba tayo ng talent eh. Kung talent mo ay hanggang dyan ka lang, Pauly Malignaggi, eh huwag mo naman idama yung kapwa mo na iba din ang talento at higit sa lahat may disiplina sa sarili. Okay, so hanggang dun lamang mga kaibigan yung ating pong pag-uusapan at sana nakatulong po ito sa inyo kahit hindi kayo boksingero. Ingatan niyo po ang katawan niyo, sigurado ay magtatagal ang buhay natin. Totoo naman na ang buhay natin ay may katapusan, pero iba pa rin yung nag-iingat. Siyempre, kapag iningatan natin yung sarili natin, ay magtatagal-tagal yung ating labanan sa mundong ito. Kahit na napakaraming sakit, yung COVID-19 na yan, ay medyo tatagal at malalabanan natin yan. Kasi bakit? Iningatan natin yung sarili natin. So, sa lahat ng boksingero, kung kayo po ay gustong magtagumpay sa inyong karera, ingatan nyo po ang inyong sarili. Ayan, magkaroon po kayo ng disiplina at higit sa lahat, pananalig sa Panginoon. So, yun lamang at maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa lahat ng pinag-uusapan natin patungkol sa mga nangyayari dito sa vaccine.